Reverendo Padre Michel Joe Zerudo, ang ating minamahal na kura paroko at aking kaklase at kaibigan mula pa noong seminaryo sa UST. Ang ating sangguniang pastoral, pinamumunahan ni Mr. Danilo Reyes at Fiesta in Charge, Mr. David Glover. Mga kapatid sa pananampalataya, magandang gabi po sa inyong lahat. Kapistahan po o nobinaryo po ito na ating we dedicate to Saint Joseph ang manggagawa. Kaya we will talk about job satisfaction. Yun po bang nasisihan ka sa iyong trabaho? Paano po ba tayo magkakaroon ng saya sa ating pagtatrabaho? Sapagkat kung tayo masaya sa ating gawain, maganda rin ang ating output. Maganda ang ating produkto. And at the same time, tayo rin ay lalago. Hindi lang sa ating kabuhayan o sa ating hanap buhay, kundi sa ating pagkatao. But how do we attain job satisfaction? Meron po akong nakilalang isang tao na ang kanyang negosyo ay nagbebenta ng isda. Hindi yung isda na kinakain. Yung isda na nilalagay sa aquarium, tropical fish. Tinanong ko siya, ba't ka nasa ganitong business? Samantalang nanggagaling siya sa Amerika, umuwi lang siya, and then he set up that business. Sabi niya, batang-bata pa raw siya nang napanood niya yung movie Finding Nemo. Isda na clownfish. At doon, he became fascinated with tropical fish. Kaya nagkaroon siya ng aquarium. Maya-maya'y pumasok siya sa isang pet shop at doon natuto siya sa mga pamaraan upang maitaguyod yung mga isda, tropical fish. Mahirap kasi yun buhayin. At yun na nga, nung siya'y umuwi dito sa Pilipinas, nakita niya na merong lugar sa kanilang bakuran. Against the advice ng kanyang mga family members, huwag kang pumasok sa business na yan. Walang pera dyan. Mga Pilipino, hindi mahilig sa mga bagay na yan. He set it up. And then, nagka-pandemic, yung mga tao na babagot, bumili ng isda. Ang dami mga hobbies. At yun na nga, nag-boom ang kanyang business. Sabi ko sa kanya, napakaswerte mo naman, yung hobby mo, siya ring nagiging business mo. Yung napupusuan mong gawin, siya ring nagiging hanap buhay mo. And you cannot find a greater sense of job satisfaction than that kind of situation. Pero hindi po nangyayari sa ating lahat ng ganun. Merong karamihan sa atin nagtatrabaho para maghanap buhay. At paminsan-minsan, tayo'y nababagot, nabibigatan sa trabaho sapagkat yung puso natin wala doon. Yun ba po ang hindi natin nakikita yung sarili natin sa trabahong ginagampanan natin? Napilitan lang tayo dahil dito lang tayo makakahanap ng trabaho at hanap buhay, kinakailangan ng hanap buhay, kaya tinatanggap na natin kahit masungit yung boss natin o mga hindi maganda yung asal o ugali ng ating mga kasama. At higit sa lahat, hindi natin feel yung ginagawa natin. Ginagawa pa rin natin sapagkat hanap buhay natin.
Yun yung problema kapag tayo'y nagtatrabaho at ang hinahanap natin ang ating sarili dyan sa trabahong yun. Because it's not all the time na magkatugma ang trabaho at sarili. It's not all the time na mahanap natin ang ating sarili dun sa ating gawain. Paano po kaya? Napakalungkot naman ang buhay ng tao kapag ganun. Hahanap sa sarili, pero hindi natin mahanap. Pero napilitan na lang gumawa sapagkat kailangan maghanap buhay. Paano kaya kung baguhin natin ang ating paradigm? Baguhin natin ating pananaw sa buhay na hindi tayo maghahanap sa sarili sa ating ginagawa. Sapagkat no matter what we do, there are situations. Merong mga sitwasyon na hindi talaga natin mahanap ang ating sarili. Mind you, merong mga pari, even obispo, na hindi nila nahanap ang kanilang sarili sa kanilang ginagawa. At kahit nagmimisa, nagmiministro, nagbibigay ng pahayag sa salita ng Diyos, ay hindi nila nahanap ang kanilang sarili doon. Kaya paminsan-minsan, may mga paring nababagot din sa kanilang ginagawa. We need to change our paradigm at siguro makikita natin ito sa Ebanghelyo ngayon. Di po ba ang mga apostol ay mga karamihan sa kanila ay mangingisda? Ito yung si Simon Pedro, si Tomas, Nathanael, mga anak ni Zebedeo. Well, ang sigurado lang na mangingisda dito ay yung mamalakaya ay sina Pedro, Andres, at yung mga anak ni Zebedeo, si Juan at si Santiago. But the others, siguro dahil kasama na nila, sumama na rin mangisda. At doon, pumalaot sila buong gabi, hindi sila nakahanap. They were not able to catch fish. Wala silang nahuling isda. And somehow, that exemplifies our situation na nagsusumikap tayo pero wala tayong makuha. Wala tayong mahuli. Job dissatisfaction. Sa ating ginagawa, walang galak at saya sa buhay. Until they heard somebody telling them, dun, ihagis nyo ang lambat sa dakong yun. At sinunod nila yun. And then they were able to get 153 fish. And then they realize na ang taong yun na nagsabing, dun, ihagis ang lambat ay ang ating Panginoon. When we find Jesus in our jobs become fruitful. Kapag hinahanap natin ang ating sarili sa ating ginagawa, paminsan-minsan hindi natin mahanap. And sometimes talagang hindi natin mahanap dahil hindi akma sa ating mga kapasidad. Pero kapag hahanapin natin ang Panginoon sa anumang ginagawa natin, that's when miracles happen. That's when there is abundance. That's when there is fruitfulness. Maging mabunga ang ating ginagawa sapagkat ang Panginoon mismo na siyang pinagmumulan ng lahat ng biyaya, ang siyang nagbibigay sa atin ng energy, ng inspiration. We get animated by the Spirit of the Lord. But mind you, hindi lang natin
nahanap ang Panginoon dahil hinahanap natin siya doon sa ating gawain. You cannot find Jesus in the workplace if in the first place, He is not with you. At home and in your heart. Sapagkat hindi man hinahanap si Jesus kung saan-saan. Remember, ang ating Panginoon mismo ang naghahanap sa atin. At kapag tinatanggap natin siya sa ating buhay, anumang sirkumstansya sa ating buhay, doon natin mahahanap siya saan-saan mang sirkumstansya sa ating buhay. Whether it is in the workplace, at home, in the community, even in the midst of our problems, even in the midst of emptiness and disappointments, mahanap natin siya sapagkat nahanap niya tayo. Sapagkat pinatuloy natin siya sa ating mga puso at kaluluwa. Kaya po may mga taong may supernatural attitude na nasa trabaho, kahit anumang ginagawa niya, may galak. Di po ba may mga taong ganyan sa workplace natin, sa trabahoan natin? Bakit kayang taong ito ay palaging nakangiti? Samantalang di naman nakakatuwa ang ginagawa namin. Nakahabi lang tayo ng kung ano-ano. Nagwawalis. Para tayong mga makina sa isang assembly line. Paulit-ulit yung ginagawa natin. Pero ang taong ito, masaya. At nakatuon sa pangangailangan ng kapwa. Parang hindi napapagod. Lahat ay pagod, pero siya, pagkatapos ng trabaho ay parang ano pa rin. Fresh na fresh ang dating. Hindi yung preskong masama, ha? Yung mga taong ganyan eh, presko. Pero yung ano ba, yung masaya. In one word. And then you will find that the secret has always been he or she finds Jesus in the workplace. At bakit niya nahanap ang Panginoon doon sa trabahoan? Sapagkat dala niya. Sapagkat kasama niya. Ang mga taong ito can only have two reactions, two kinds of reactions from other people. May mga tao na likas na ayaw sa ganun. Naiinggit sila. Bakit tawa ng tawa? Bakit smile ng smile? Siguro baliw. May makitang maganda sa... May mga tao walang makitang maganda sa kapwa eh. Mga marites. Oh. Hanap ng mga... Naghahanap ng butas. Or, likas din sa tao na to react to somebody who carries Jesus within himself or herself. Na feel mo, andyan ang Panginoon sa kanya, kaya mapalapit ka sa kanya. Matutuwa ka kapag nandyan siya. At ito yung mga taong nagbibigay inspirasyon na gagawa ng maraming kabutihan ang mga taong nakapaligid sa kanya. A person whose life is a veritable dwelling place for Jesus inspires people to do good and to be good. Si San Jose ay na marami siyang karanasan sa buhay na nakakasiphayo. Di po ba? Hangarin niya magkaroon ng pamilya, asawa, sariling anak. Hindi po niya nangyayari yun. Totoo, nandyan ang mahal na birhen, pero hindi naman talaga niya nakasama in this normal way na mag-asawa. Totoo, nandyan ang ating Panginoon, pero alam naman natin na hindi na talaga niya anak yun.
Nung isinilang ang bata, siguro isip niya, uwi na kami at to resume his normal way of life. Pero hindi po. Sinabihan siya ng anghel, malis kayo, pumunta kayo sa Ehipto. Again, another pagsubok, pagkasiphayo. But Jesus, Saint Joseph was able to carry on. To carry on because from the very beginning, siya ay isang taong matuwid. At ang taong matuwid ay nakalaan palagi ang puso, ang pag-iisip, na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. At ito yung prinsipyo kung bakit si San Jose ay hindi nawawala ng pag-asa. Hindi nawawala ng direksyon. Nasisiphayo man pero hindi nawala ng pag-asa. That's different, ha? Disappointment doesn't mean that you lose hope. Masipayo ka man, bigo ka man, pero huwag kang mawala ng pag-asa. At hindi tayo mawawala ng pag-asa, anuman ang mangyari sa buhay natin, kapag kasama natin palagi ang Diyos. At yun na nga, kasama palagi ni Jose ang anak ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao. Mga kapatid, naway sa ating paghahanap ng job satisfaction, kung anumang gawain natin sa bahay man o sa eskwela o di kaya sa trabaho, naway wag lang nating hanapin ang ating sarili. I'm not saying wag nating hanapin ang sarili, ha? I'm saying wag lang natin hanapin ang sarili lang. It's good to look for yourself. It's good to look for the self in whatever it is that you do. Pero huwag lang yan. Unang-unay, hanapin natin ng Panginoon. At huwag tayo magsabing, napakahirap hanapin ng Panginoon. Hindi po. Sapagkat ang Diyos mismo ang naghahanap sa atin. You only have to be sensitive to His presence and to obey whatever directive He gives us in moments sa ating buhay.